Tara na pong mag-ongpin! Hi guys! I'm back! Nandito na naman po si Miss D at eto, nasa Soler Street po ako dito po sa May Binondo. Actually, dito po lumaki ang Miss D na nakilala po ninyo. At eto, iikot-ikot po tayo sa aking kinalakihang lugar. Ayan, dito po ako nakatira noon. Gandara Street po ang tawag dito noon. Pero ngayon po ay Sabino, Padilla na. Ayan po ang bahay namin. At eto, dito po ako lumaki. Sa kalye po ako naglalaro. Dito po sa silong ng YMCA. Ayan. Nagpabalik tanaw po ang lola ninyo at nagmumuni-muni habang dumadaan po dito sa kalyeng aking kinalakihan. Meron na pong nakatayong high-rise building dito at ibang-iba na po ang itsura. Hindi na po katulad nung bata pa ako, pero karamihan po naman sa mga buildings na nandito nandito pa rin at hindi pa rin po nagbago halos. Nabago lang po yung mga establishment at mga tindahan. Nandyan pa rin po ang Royal Garden kung saan po madalas kumain ang aking yumaong ama. At ayan, nasa kanto pa rin po ang Philtrus Bank. At marami na pong mga tindahang bago dito. At ang kalesa ang aking sinasakyan sa pagpasok sa eskwela nung ako ay bata pa. At doon po sa tapat, wala na po ang dating pinagtatrabahuhang kong bangko. And in fairness, feel na feel ko pa rin po ang ambience ng Ongpin bilang Chinatown ng Metro Manila. At syempre, ang yummy mooncake na ibinebenta dito sa Royal Garden. At eto ang lola nyo, lalakad-lakad lang po dito po sa Ongpin Street, corner Sabino, Padilla. Eto, ninanamnam ko po ang lamig ng simoy ng hangin habang naglalakad po dito sa may Ongpin Street. Namiss ko na rin po kasi ang paglalakad dito. Dati po kasi, nung nakatira po ako dito, wala po kaming sasakyan at lahat po ay walking distance. Malaking high-rise building na rin po ang nakatayo. Ayan, alam nyo, dati pong sinihan ang lugar na kinatatayuan niyang kondong yaan. Ibang-iba na po ang itsura niya, pero nandito pa rin po ang mga nagbebenta ng mga siopaw dun sa kabilang kanto. At makakakita pa rin po kayo ng mga Chinese na karadala. Ayan po, kita po ninyo sa likod ko. Ang tataas na po ng buildings dito, mga high-rise na po. Dati po kasi ang mga buildings dito ay mga 3 to 4 story buildings lang. Mataas na po yung 5 story. Pero ngayon, ibang-iba na po dito. Marami na rin pong mga nakabukas na mga bagong tindahan at syempre, ang mga jewelry stores nandito pa rin po. Ayan, eto po yung mga jewelry stores dito. Kasi mura po ang alahas dito sa Ongpin. Kaya kapag mamimili po kayo, talagang kailangan dayuhin nyo po itong lugar na ito. FYI lang po, karamihan po sa mga jewelry stores dito, sarado po tuwing Linggo. Kaya kapag pupunta po kayo, tuwing Lunes hanggang Sabado para bukas po halos lahat ang mga tindahan. Dito naman po tayo tatayo sa Ongpin Street, corner Alonso Street. Ayan, dito po marami po kayong mga mabibiling kakanin. Ayan, sarado po yung mga ibang tindahan ngayon. At eto, bukas po ang aking paboritong tindahan dati. Diyan po ako madalas bumili ng mga kakaning Chinese. At ayan po ang mga Chinese snacks, ang mga ingredients, at mga dried fruits na dito lamang mabibili sa Alonso. At pag napunta po kayo dito sa Binondo area,
talagang mapapabili po kayo ng mga Chinese foods dahil hindi po nakikita sa mga supermarkets at grocery sa labas ng Binondo. Pag nandito po ako, talagang namimiss ko po ang aking childhood days. Hay nako, baka maiyak pa ang lola nyo. Kita nyo naman, pati kiluhan, talaga namang authentic. Ayan po ang pangalan ng tindahan. Hindi po ito sponsored. At eto, kasama ko po ang aking father-in-law na dati rin pong tambay dito dahil nandito po ang original Lido restaurant noon. At dito naman po sa Alonso Street, makikita po ninyo ang mga hardwares at saka mga nagbebenta po ng lighting fixtures. Dito po ako namimili noon nung kasalukuyan po akong active sa aking pag-i-interior design. Ayan, walking distance lang po lahat. Ayan, kita na po dito yung mga high-rise building. Talaga pong ibang-iba na po ang mga buildings dito. And since Sunday po ngayon, tahimik po ang kalye at sarado po halos lahat ng mga hardware dito. Puro mga tindahan lang po ng pagkain ang nakabukas. At eto, tingnan po ninyo, ayan, meron pa po dito isa pa pong mataas na building. At sa baba naman po niya ay mga nagtitinda ng ilaw. At syempre, hindi ko po pwedeng kalimutan ang Ling Nam, ang paborito po naming noodle house dito po sa Binondo. At hindi ko rin po pwedeng kalimutan ang Manyosa, ang paborito ko pong maki na saksakan po ng sarap at wala pa pong nakakatalo sa buong Metro Manila. At eto po yung mga hardwares at saka mga interior design supplies na pwede po ninyong bilhan. Sarado po sila kaya pinicturean ko na lang po. At ang aking paboritong bake shop nung ako'y bata pa, napakasarap po ng kanilang chicken pie. Come on! At eto pa po ang mga ibang stores na sarado. Ongpin Street patungong Santa Cruz. Ayan, napakarami pa rin pong jewelry stores dito. At syempre, ang paborito pong restaurant namin noon na nagbebenta ng goto, ang Kim Hyong. Parang gusto ko atang mag-takeout niyan ngayon. Puro na lang pagkain ang laman ng isip ko. Aba-aba, meron ng FedEx at 7-Eleven dito sa Ongpin. Yeah! At syempre, ayan, more jewelry stores. At ang pinakasikat pagdating naman po sa Beef Maki, ang delicious restaurant. Eto naman pong kaling ito. E paikot na po ito, papunta na po ito ulit sa Solar Street. Dati po ang street na ito ay medyo konti lang po ang mga tindahan. Subalit ngayon marami na rin po siyang mga hardwares. At ito, meron po sa right side, may Sogo Hotel. Halos lahat po ng area dito eh puro commercial spaces na rin. Pagdating po dyan sa dulo, pag-ikot po niyan, papunta na po yan Solar. At pag dumiretso naman po kayo, papunta po yan ng Recto. At eto, nasa Solar Street na po tayo ulit. Dito po marami pong nagbebenta ng mga lighting fixtures at saka mga accessories. Ayan, dito po pa right, pa-exit na po ito ng Binondo area at papunta po ng Recto. Sa right side ko po ang Aranque Market at syempre sikat na sikat po ang Aranque Street sa Chinese market na ito dahil halos lahat po ng mga gusto ng mga Chinese na binibenta dito, mga iba't ibang mga exotic foods at saka mga spices dito po ninyo mabibili. Meron din po dito mga nagbebenta ng fresh chicken at saka mga ibon na sa kanto po siya ng Recto.
At ayan guys, dito po sa kanto, dito po kami bumibili noon ng mga chicken at ipinakakatay dahil hindi pa po uso ang mga dressed chicken noon. Dito po ito sa kanto ng Alonso at Recto. At ayan guys, dyan po nagtatapos ang ating Ongpin, actually Binondo Area Tour kung saan po ako lumaki. Maraming pong salamat sa pag-join sa akin sa aking hometown tour. At hanggang sa susunod po, huwag po kayong magsasawa. Salamat!